So hello guys, Lovely John here and you're watching Lovely John Vlog. So for today's video guys, ay tuturuan ko kayo kung paano nating ayusin na failed download network error. So, ang regular po kasi na pagda-download, halimbawa ito, file natin, paglinig natin yung download, so lalabas dito is ito, failed download error. Po ba? Nakikita po natin yan, failed downloader. So, paano po natin siya ayusin? So, ang gagawin lang po natin, close po natin yan, balikan na lang po natin siya mamaya kung paano natin i-download. So, nung gagawin natin, susundan lang po natin yung mga steps para po magawa natin ng maayos yung susundan lang po natin yung mga steps para po maayos natin, ma-fix natin yung problem. So, para po masolusyonan natin yung problema ng failed download error, ay pupunta muna tayo sa search bar. Ito po, click po natin yan at itatype lang po natin yung CMD. And then, lalabas po itong command prompt, i-right click po natin, then run as administrator. Once na may nag-pop up na window, click lang po natin yung yes. So, as you can see, nandito na tayo sa administrator command prompt. Ang itatype po natin dyan ay ipconfig space slash flash dns, then click enter. Windows IP configuration successfully flush the DNS resolver cache. Next po, itatype naman po natin dito ay netsh space winsock space reset, then click enter. So as you can see, nakalagay po dyan, successfully reset the WinSock catalog. You must restart the computer in order to complete the reset. So as you can see, hindi pa muna natin i-restart. May gagawin po tayong isa para po tuluyan na nating maayos yung problema. Close lang po natin yung window at balik po tayo sa search bar. Then dito po, itatype naman po natin yung network and sharing. Usually, matatagpuan din natin siya sa control panel. Okay, since nandito sa control panel, tignan lang natin doon sa gilid, nandito po yung network and sharing center. Buksan po natin yan at punta po tayo sa change adapter settings. Next, punta po tayo sa ethernet, then right click, properties. Pagdating po ng properties, click lang po natin yung yes. At hanapin po natin yung internet protocol version 4, CTP IPv4. Then click properties. Then punta po tayo dito sa ilalim niya. Ganun po tayo dyan makikitang use the following DNS server addresses. Click lang po natin yan. At ipaprompt niya po tayo para magtype ng numbers. So ilalagay po natin digits ay 1, 1, 1, and 1. Dito naman sa kabila ay 1, 0, 0, 1. And then click po natin yung OK. Once done, nagawa na po natin yung steps, pwede na po nating i-restart yung computer. Click lang po natin yun ulit, then click restart. At maayos na po yung problem. That's it guys, for fixing error in download network. So once na in-open nyo na po, na-restart na po, madadownload na po natin yung ating file. So try po natin. So, after restarting guys, let's see kung naayos na yung ating problema. So, click natin ito. Then, let's download the file. So, you can see, ito na siya guys. Downloaded na siya. Nawalang problema. So, hindi na po siya nag-failed network error. So that's it guys for today. So sana natulungan ko kayo sa maikling video tutorial na to para maayos or ma-fix natin yung failed network error tuwing tayo ay nagda-download gamit ng ating Google Chrome. So once again, this is Lovely John. Thank you for watching and see you next vlog. Bye!